Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito kung bakit mabilis akong labasan. Ito po ay nanggaling sa ating isang subscriber, pero wag na po nating banggitin po kung sino sila. Isa po siyang lalaki para sa kanyang privacy. So guys, magbibigay ako ng 6 na paraan na makatulong para mapahaba ang oras sa labanan bago makatapos. So narito ang mga paraan. Number 1, pagbabago ng posisyon. Maaaring makatulong ang pagbabago ng posisyon habang nasa labanan upang mabawasan ang sensasyon at magpabagal ang paglabas ng similya. So isa po yan sa paraan, no, ang pagbabago ng posisyon o anggulo. So yan po ay nakakatulong dahil alam naman po siguro natin doon sa mga nakarelate na kapag binago natin, tatanggalin mo, magbabago. So yung sensasyon, mahihinto kaunti kahit ilang segundo. At yun na, hindi na matutuloy-tuloy yung puputok ka kaagad. So isa po ito sa pagbabago ng anggulo. At ang number 2 naman, pagbabati bago makipaglabanan. So ano bang ibig sabihin nito? Ang pagbabati-bati ng ilang oras bago makipagtalik ay makatulong para mas tumagal ang susunod na performance. So ang ibig sabihin, kapag gusto mong makipaglabanan sa mga lalaki po na mabilis lang naman, no? Kasi meron talagang lalaki, marami po akong mga subscribers na talagang namumroblema sila sa ganito na meron daw silang mabilis kung ano daw ang mga paraan. Kaya nga ito, sinasagot na natin, no, kung anong mga paraan. Kaya yon ang gagawin natin. Kung sa tingin ninyo na kaya ninyong dalawa bago kayo makipaglabanan sa aktwal, pwede pong magsarili muna kayo para sa susunod na performance ay meron, magkaroon kayo ng oras na hindi kaagad makatapos. So, isa po itong paraan din, ang pagsalsal, no? At ang number 3 naman, gumamit ng kondom. O, ano ba ito? Gumamit ng supot. Ang paggamit ng supot ay maaring mabawasan ang sensasyon ng ari na maaring magpahaba ng oras bago makarating sa tagumpay. So, yan po ang pangatlo na paraan. Gumamit po ng supot. Alam nyo naman yun, kapag may supot siguro, parang kasabihan niyan eh na sige, kainin mo nga yung candy na may balat. Ano kayang resulta, di ba? So ang ibig sabihin, kapag may supot, hindi kaagad talagang mararamdaman yung sensasyon, nababawasan. So yan po ang ibig sabihin na gumamit ng supot. At ang number 4 naman na paraan para makatagal sa labanan, regular na pakikipagtalik at pagjajakol. So ang ibig sabihin, kung regular po natin ginagawa ang mga ito, hindi na po basta-basta na mapapadali ka dahil natitrain yung sarili mo eh na parating nagpapalabas ng similya. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang makukontrol. Kaya naman doon sa mga siguro sa iba ha, na labas na lang kung inborn ka, pero alam ko nakukontrol yan. Kaya nga gawin talaga, ititrain yung sarili na parating mag-sarili o parating makipag... kung wala namang ka-partner, o di sarili mo na lang. Parating mong gawin yon at matitrain ka na hindi na kaagad basta-basta nakakalabas. Kasi minsan kasi meron yung kahit naman sa babae siguro pareho na kapag halimbawa mahaba yung yung panahon na walang gamit o hindi ka kahit nagsasarili man lang, ay napakabilis po nun, no? Kaya kapag ginagawa mo ito ng parati o regular na ginagawa mo, so makukontrol mo ang mga bagay-bagay na hindi ka agad puputok. So yun po yun, no? Kailangan may regular na pakikipag At ang number 5 naman natin, pag-iwas sa stress. Huwag makipagtali kung sa alam mong may mental stress
kang nararamdaman dahil makakaapekto ito sa kontrol ng pagpapalabas ng similya. So ang ibig sabihin, ayon sa aking nasaliksik, kapag stress ka sa araw na yan, kahit gusto man ng kapartner mo, no, asawa mo, huwag po mag-atubiling sabihin na ayaw mo. Hindi po sabihin natin na pilitin natin, ah, gusto kasi ng ano ko, pagbigyan ko ito kahit stress ako. O meron kayong mga iniisip, huwag na huwag, dahil yung pag-control ninyo ay magkakaroon ng epekto. So, either mapabilis siya o baka hindi na. No, hindi ka makapalabas dahil nga stress yung ano mo, mental stress ka. Kaya yan po ang number 5, pag-iwas sa stress. At ang number 6 naman, pagpisil sa ulo ng ari naman ito, no? Ano ba ito? Bago ka makarating sa tagumpay, kung malapit ka nang puputok, pisilin lamang ang ulo ni Manoy sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo sa loob ng ilang segundo para maibsan ang bilisang pagpapalabas ng similya. So ang ibig sabihin, kapag malapit na po kayo, talagang malapit na, tanggalin nyo at pisilin yung dulo ng ano. Ito po ay aking nasa liksik lamang, guys, no? Na talagang isa ring paraan kung paano maibsan yung mabilisan. Na kapag alam mo na nga, malapit ka na, tanggalin at pisilin yung ano sa ulo at medyo mag-ano daw yun, yung sensasyon. Kaya yan. At pag ginawa yan, ayun na, ng ilang segundo, maiibsan na yung bilisang pagpalabas ng similya. Balik na naman sa ano, no, ang ibig sabihin. So, hayan po guys ang anim na mga paraan na para makatulong doon sa mga nagtatanong kung nangyayari po ito sa inyo. Hindi naman sinabi na ano, pero yun na nga, dahil siguro tinanong, siguro yun na yun, no? Kaya yan, ito lang po ang aking mga nasaliksik na anim na mga paraan para maibsan ang inyong problema, kung ano man yung problema ninyo sa mabilis na pagpalabas, no? Pero yun na nga, natural naman sa paraan na ito. Hindi ibig sabihin na kung halimbawang ano talaga, sa pangkalahatan naman, kung nararanasan talaga ito na madalas, magandang idea rin na kumonsulta sa isang doktor o urologist upang malaman ang mga kadahilanan talaga. Kasi baka iba na po ito. No? Labas na lang kung noon pa, binata pa kayo o ano pa, talagang ganun na talaga kayo. Pero magkakaroon pa rin kung ititrain nga talaga ninyo ayon sa aking mga saliksik, no? Na itrain natin ang ating sarili na gawin regular yung mga bagay na ikaw lang ang nakakaalam doon, para naman alam mo sa susunod, sa actual talaga na pakikipag-anuhan, labanan, makukontrol mo rin yung sarili mo, hindi na kaagad mabilisan. At itong akin ding mga nasaliksik na ibigay sa inyo, pwede nyo rin tong gamitin, no? So hayan po guys, sana nagustuhan nyo at nakita nyo ang vlog na ito doon sa mga nagtatanong kung bakit mabilis silang makaraos. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!